Magandang gabi sa ating lahat, people. Ako po ay... Ano ngayon? Nagagawa ng pulburo. Hindi, ano, people. Una sa lahat, na ako'y nagpapasalamat sa mga nagsubscribe sa akin sa YouTube channel. Lagi ko po kayong pinapasalamatan sa lahat ng oras. Pa ako ay may live, may video. Ang pag-usapan natin ngayon, people, ay tungkol sa mga kulam, tapik, at tapik balikat. Kadalasan kasi sa Sikihorian, yung tinatapik ka lang, sa amin yung laso na. Sa mga, sa probinsya, kadalasan yan ang, ano, ang problema doon. Tapik. Tinatapik ka lang. Minsan lalapitan ka, sasabihin ka, uy, kumusta ka? Uy, ganyan. Kumbaga, parang hinimas ka, parang ginaganyan ka, tinatapik ka. Yan. Pagka mayroong gumaganon sa inyo, people, gawin nyo, gumanti ka, balikan mo rin. Ay, okay lang ako, kumusta? Pagka may kumalapit sa'yo na hindi mo kilala, balikan mo agad kasi hindi mo na mahabol yun. Pag uwi mo ng bahay o pagka wala na yung tao, ano ka na? Nalulula ka na, nahilo ka na, suka na ka na ng suka. Na nalalamig ka na, iba ng pakiramdam mo. Kaya, mahirap hanapin yan, habulin, no? So, ang payo ko sa bawat isa sa ating people, bago kayo... para safe kayo, hindi kayo matamaan ng mga ganun, kailangan mayroon tayong mga pangontra sa katawan. Kasi once kasi kung may pangontra ka, limbawa, may pangontra ka, may haba ka, may porcelas ka, may quintas ka, huwag kasi kayo, yung iba kasi people, ang ginagawa ng iba, nahihiya sila. No, nahihiya sila pagdating sa magsuot ng mga pangontra. Aanhin mo yung ikakahiya mo kung malimbawa, nahihiya kang magsuot ng mga kwintas, bracelet, o pendant na yan, nahiya ka. Ngayon, pag ikaw'y tinamaan, hahanapin mo yung hiya mo, di ba? Hanapin mo yung hiya mo, di ba? Wala ka ng hiya, di na dapat yun. Hindi na natin dapat mahiya, people. Huwag sa lara, sa panahong ito, people, iba na ngayon ang mundo. Minsan nga, kaibigan mo lang, hindi mo alam na binibirahan ka na pala. Pag-uwi mo ng bahay, may tama ka na, nabaril ka na. Ibig sabihin, hindi ka nabaril ng pulis, hindi ka nabaril ng bala, kundi nabaril ka ng tigalpo, palipadhangin, kulang barang. Kasi alam natin, tapik yan. So, sa probinsya kadalasan tapik ang ginagamit niyan. Tapik, no? Tapik ang ginagamit ng mga taga doon, or titig lang. Tinititigan ka lang ng mga mangkukulam na pag-uwi mo niyan, lantang gulay ka na. So, ang sinyalis ng mga nakulam o na napalipadhangin or tinamaan ng tapik, pagka maya-maya, pagka natapik ka na, maya-maya, nanlalambot ka na, nangihina ka na, pinagpawisan ka na ng malamig, at para kayong kandilang nauubos na. O minsan, susuka ka, nang susuka, sakit ang ulo, o sakit ang tiyan, marami ka maramdam mo, di ba magtatai ka. Kadalasan naman, meron ako naranasan din, na may pumunta sa bahay, kaibigan, pagka dating ng oras na yan, maya-maya, tinigalpo ka na pala. Malakas ang tigalpo nila. Minsan din naman, tae ka na tae, nagtatae ka na. Nagsasakit na yung tiyan mo. Pinagpapawisan ka na ng malagkit. Yun din ang isa sa mga bira nila, people. Minsan naman, ang mga gabay ng mga ganon, minsan iniisip nila, hindi nila ginagawa yung panigalpo. Pero minsan, people, yung mga gabay nila, matatapang, sumusubok. No? Kaya payo ko sa inyo, people, kung naisin mo na magkaroon ka ng safe na pangangatawan o hindi ka tamaan ng mga kulang barang palipadhangin o tapik na yan, tinatawag na yan, ay iwasan mong titigan sila o ang best na gagawin, mayroon kang pangontra sa katawan. Ang pangontra ko kasi sa katawan, people, kung ano mo, minsan pag naalis ako, mayroon akong habak dito. Tapos mayroon pa akong ganito, mayroon pa akong bracelet, may tattoo pa ako. Pero minsan, alam natin, people, na minsan, alam ko naman, people, na kahit ganito ako, marami mga karga sa katawan, napapasukan pa rin. So, mayroon pa rin yan. Kailangan mo pa rin magdasal. Ang isang paraan lang magdasal tayo, people, ay Our Father, tatlong Our Father, at tatlong Hail Mary, at tatlong Glory be to the Father, at I believe in God, tatlo yan. Tapos paggabi, gusto mo na mas ma-powerful ka, lima. So sa umpisa pa lang, tatlo na dasal na ganon.
para madagdagan ang kapangyarihan taglay na katawan mo. Kahit hindi ka antingero ang ginamitero, manggagamot, o ritualista o normal ka lang na tao, kahit hindi ka ganun, magdasal ka ng ganung simpleng dasal. Hindi na kailangan ng orasyon. Alam niyo ba ako, eh, poder ko, simple lang ang poder ko. Limang Our Father, minsan pitong Our Father, pitong Hail Mary, pitong I Believe in God, at poder sa sarili. Isa lang, poder Petra Matram Jisba Mesbet Tipendami. Yan lang ang poder ko sa kasarili. Yan lang dinadasal ko. At sa ating mahal na ina at mahal na ama at Holy Spirit na gabayan lagi. Ganon. Minsan napapasukan pa rin ako sa totoo lang. Pero hindi malala. Yung simple lang na mayroong gustong makipag-usap, ganun yan, ganun talaga. Sa aming mga may third eye, ay sa aming mga, ako kasi mayroon akong tawag niyan ay medium. Medium din kasi po ako, no? Napapasukan din ako ng mga engkanto at gusto nilang, mayroon silang gustong ipahiwatig. Halimbawa, gusto nila na magkaroon sila ng pagkain, nanghingi sila ng pagkain, nananakit sila minsan. Kasi kailangan nila ng pagkain. No, sa akin, sa marami akong gabay dyan sa likod, minsan natatamaan, minsan nanghihingi ng pagkain. Pagka hindi ko naman sila nabigyan ng pagkain, ay ganun na nga po. Umaano sila, ginagawa nila, nagpaparamdam sila. No? Paramdam nila, bibigyan kanila ng sakit. No? Bibigyan kanila ng kung ano-ano, ng karamdaman. Para mararamdaman mo na nangangailangan pala sila. So, iisipin mo minsan pa, lalong-lalo na sa akin minsan, sasabihin mo, ba't kaya ako ano, kinulang ba ako? Ayun, tanong mo sarili mo, kinulang ba ako? Hindi tayo kinulang. Kumbaga, mayroon tayong mga gabay na nangangailangan nila pagkain. Ang ating, ang ating mga ialay sa kadalasan ng mga ganyan people, lalo na kung malaki ang bahay mo at may mga puno, mga matatamis ng pagkain, yun ang gusto nila inumin. Tubig, malalaman mo yan ang tubig, kusa o mauubos yan. So, isa pa people, kaya ako nag-ano sa inyo, isa lang ang simple natin gagawin sa buhay natin, kailangan natin ng pangontra. Huwag mong isipin na kesyo nagsuot ka ng mga medalyon, nagsuot ka ng mga ano, mangkukulam ka na. People, ako mangkukulam naman ako, pero hindi ganun kadali na sinasabing mangkukulam na walang hiya. Nangungulam lang ako kung karapat-dapat ka. Kasi alam ko naman yan, pagka hindi karapat-dapat na gawa ng pamarusa ang isang tao, hindi tatalab. Kaya nga, pagka nagpapagawa ko yun sa akin, sinasabi ko sa inyo, tanungin ko kayo, no? Tinatanong ko kayo kung yung pinapatrabaho nyo ay said na bang kasaman, kung hindi naman, sayang lang pera nyo. Kung pagsiksikan ninyo na ipapagawa nyo sa akin yung pamarusa o kulam dyan sa tao, gagawin natin. Tatrabahuin ko, yun nga lang, tinatanong ko muna bagong lahat, diba? Ganon din yan. Kung sinasabi ko sa inyo na ako ay masamang tao, matagal na marami tayong tinitira, no, diba? Pero hindi naman tayo ganon ka-ano people. Hindi naman tayo ganon kasama. Kaya ako, ang pakiusap ko sa lahat people, kung naisin ninyo na protektado kayo, matuto kayo sa larangan na karunungan. Kasi pa sa panahong ito, people, napakahirap na. Hindi mo alam yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, kadugo mo, may alam din at marami ding mga inggit sa mundong ito, people. Hindi maiwasan yan dahil noon pa naman kapanahunan ng kapanahunang ninununo-nuno natin si Moses o si Adan, si Eva. Ganun naman talaga eh. Nagkaroon din ng mga inggit at mga pamarusa at mga kung ano-ano, mga tukso. Nandyan na talaga. Kaya hanggang ngayon, nandoon pa rin. Kaya kung awareness na lang ang kailangan natin, hindi nyo ba alam na ang mga maestro-maestro natin, maestro-maestra na may kaalaman din, may tama rin yan sila, tinatamaan din sila. At may mga ano din yan. Kaya kailangan natin, hindi lahat na perfect. Kahit wala namang perfect sa mundong ito, people, no? Magkakasakit pa rin. Pero gagaling at gagaling pa rin. Yun nga lang, people, ang ano ko sa inyo, ang advice ko lang sa inyo, kung hindi kayo naniwala sa ganitong paraan, wala tayong magagawa. Kung naniniwala naman kayo sa ganito, mas maganda kasi safe ka at safe ang pamilya mo. Ngayon, sa mga, ako nga eh, wala akong pakialam pag umalis ako ng bahay, ganito lang suot ko, naka-sleeveless, kitang-kita lahat ng mga tattoo ko. Para saan itatago ko yung tattoo ko, di ba? Kaya ka nga nagpatato, parang makita ng madlang people. Kaya ako, pag umalis ako, hindi ko tinatago yan. Di ba, alin na tigalpuin ako ng iba o palipadhangin o testingin nila ako.
kadalasan naman pag may nakakita sa akin na may alam people, gumagawa sila ng pang-testing, tinetesting nila, tinitigal po nila. Yun nga lang, ingat-ingat sila sa panigal po. Gawa nung paano pagka bumalik sa kanila ang gawa nila. You know? Ganun lang yan. So, yung iba, tinetesting, alam ko yun kasi pag-uwi ko, minsan, ah, nahihilo ako. Ganun. Eh, yung ang kagandahan lang sa akin, alam ko paano magbaklas at paano gamutin ang sarili ko. So, paano pagkadating sa inyo, mga normal na tao, no? Kasi ako, hindi ako normal eh. No? Kahit sasabihin natin, ang dami kong mga suot-suot sa braso, ganyan-ganyan, hindi tayo dapat ikahiya ito. Sa totoo lang, ang ating mga protection sa katawan, hindi yan dapat ikahihiya. Dapat nga i-proud mo yan eh. Bakit ko sinabing i-proud mo ang mga gamit mo sa katawan, tattoo? Kasi sila ang nagsisave sa'yo, ang sumasalba sa'yo. Sinasalba ka ng iyong gamit, pagbibigyan mo ng halaga yan. Dahil kung wala ang mga gamit mo sa katawan, tattoo o orasyon sa katawan mo, mabuhay ka pa kaya? Or ikaw ba ay ayos ka ngayon sa panahon ito? Tanungin natin ang sarili natin sa iba, na mga tao na may sakit. Diba? Yung iba, hindi makatulog sa gabi, maraming nararamdaman kasi napaliparan hangin sila at natigal po at nakulam. Hindi nila alam yun. No? Dahil wala silang protection sa katawan dahil sa kaartehan. Hindi ko naman sinabing lahat. Mayroon talagang taong maarte pagdating sa mga karga. Ayaw talaga nila ako. Wala. Proud ko pa yan. Bakit? Kasi itong mga gamit ko, itong mga tattoo bracelet ko, yan ang nagsalba sa akin sa lahat. Safe ako sa disgrasya. In case man mabangga, buyag-buyag lang simba ko, ikaw ay safe. Na ano man yung mga kasamaan mo, ikaw, buhay. No? May gasgas ka man, pero buhay ka. At kung may tigal po o palipadamin, kulang barang, kahit pa paano, mayroon pa rin sumasalba sa'yo. Yan ang katunayan ng lahat ng ating mga karga. Kaya, marami akong experienced people na mga namimili sa akin ng mga gamit. Ayon-ayon nila na magsuot, ilagay lang nila sa bulsa. So, nasa inyo yan. Kung bibili kayo sa akin ng mga gamit, pangontra, pampaswerte, gayuma, etc. O A+, lahat ng aking gamit legit po yan. Totoo po yan. Dahil hindi ko yan i-release pag hindi totoo. No? At nakikita nyo na ako ay nagpupunta sa Karagatan, sa Kagubatan, sa Kabundukan, sa Kailugan. Ngayon lang, hindi gawa nung pinapagaling ko lang muna ang sipon at ubo ko. Ngayon, medyo okay-okay na. Aarangkada na naman ako papunta sa ating misyon sa buhay. So, yun ang pakiusap ko sa inyo, people. Kung nais nyo safe kayo at pamilya nyo, hindi masama ang magkarga ng mga gamit. Pangontra protection. No? Hindi masama yan. Protektado ka pa sa lahat. Kung kumuha ka sa akin ng gamit at ako ay buhay pa hanggang ngayon, buhay na buhay yan. Dahil ang lahat ng gamit na galing sa akin, tuwing ako'y magdadasal, kasama lahat yan sa aking dasal, ang mga gamit na galing sa akin. So kahit hindi mo dasalan yan, connected yan sa akin. Buhay na buhay yan, pangako po yan. Kasi ito, mga bracelet pa lang people, marami ng subok niyan. Makikita mo lang yung power niyan pag nandyan na sa'yo. At yung mga gamit at tato. Kung nais nyo naman magpatato people, hingi lang kayo sa akin ng orasyon para ipatato natin sa sarili mo. Ikaw nang gumastos, ikaw na magpatato. Para safe. At kung ano mang nasa tato ko, kung gusto mo yan, ibigay ko sa'yo. Hindi po ako madamot. Basta ang pakiusap ko, huwag nyo lang i-skip ang akin nung advertise. Kunti nyo lang tayo sa panunood. Okay pa people? Medyo mahaba-aba ng ating video. At maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat. No? Kakain na muna ako. Bye muna sa ngayon.